Bukod sa likas na yamang taglay na bulubunduki ng Surigao del Sur, malawak din ang mga lupaing ninuno na makatutubo na may angking potensyal para sa turismo. Masasabing karugtong na na mga usapin sa insurensiya ang pagkakaipit ng mga IP sa sigalot ng CPP-NPA at ng pamahalaan. Dahil kadalasang sila ang naging punteriya ng pananamantala ng rebeldeng grupo dahil na rin sa kakulangan ng mga serbisyo at tulong na naipapaabot ng gobyerno sa kanila. Kaya naman bukod sa tulong ng EO-70, isa rin ang pagbibigay ng pangkabuhayan sa mga indigenous people sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sektor ng turismo. Ang Provincial Tourism Office ang nag-i-implement ng mga expected na maibibigay namin na extension for the implementation of the EO-70. We are initiating mga activities like doing the inventory on what we could help para maka-discover kami ng mga tourism products within the area dun sa mga na-identify na merong mga former rebels. Dala ng pagkaipit, naging solusyon din ng pamahalang panlalawigan para tuluyang maibsa ng problema sa insurensiya ang pagbibigay ng boses sa mga indigenous people. Sa ganitong paraan, naipapakita nila ang sinserong pagsuporta sa mga katutubo at naipaparamdam ang tunay na pagkalinga sa kanila. Dito rin nabuo ang konseptong From Terrorism to Tourism ng lalawigan. Sa pamamagitan ng ganito mga proyektong kalakip nito, inaasahan ng pamahalaang panlalawigan at mga katutubo ang pag-angat ng ekonomikong aktibidad sa lugar. Kailangan talaga silang alagaan din dahil, di ba, syempre, sila yung dapat ma-feel din nila that they're being helped by the government and they're part of us. Itong concept na ito emanated from the IP communities, IP leaders. Yan din po ang pinupush ng mga tribal leaders natin na dahil rich po ang Andak Valley sa natural resources and the tourist attraction, gusto po nila itong develop into agri-tourism or ecotourism. Batid nila na sa pagyabong ng ekonomiya, ang pag-angat din ng antas ng kabuhayan at pamumuhay para sa makatutubong naninirahan dito. Pag nag-increase ang kanilang economic activity, ibig sabihin, mas magiging busy sila na wala na silang time para maloko pa ng mga communist NPA terrorists, mga CPP front organizations na sumali pa sa kanila. Through tourism, through increasing the capability ng mga IP communities natin na maging resilient sila sa kanilang kabuhayan, we believe na ang recruitment po ng CPP, NPA ay mababawasan po. Magandang gabi, Pilipinas!